Hi guys, welcome to our vlog. Ayon sa kasaysayan, ang San Jacinto ang kauna-unahang bayan sa isla ng Tikaw at isa rin sa pinakamatandang bayan sa probinsya ng Masbate. Pinaniniwalaan din bago pa sumapit ang 15th siglo ay may nauna ng naninirahan dito at ito ang tribo ng Nomadi. Ang pangalan ng isla ay orihinal na hango sa salitang Tigaw at napalitan lamang sa salitang Tikaw noong 1701 sa pamumuno ni Bishop Gregorio Grijalvo. Isa ito sa mga simbahan ng Masbate kung saan ay matatagpo ang katabi ng pambayan ng Bulwaga ng San Jacinto. Sa panahong ito, ang simbahan ay bagong kumpune kaya naman ay naging kaakit-akit sa kabuuang isla ng Tikaw. Nakamamanghang pagmasdan ang kabuuang banal na dasalan, lalo na presente ang sinaunang pagkakagawa ng harapan bago tuluyang makapasok sa loob ng simbahan. Makikitang malinis at mapayapa ang kapaligiran at masasaksihang inirerespeto ang lugar na ito ng mga mamamayan. Sa panahon naman ng banal na araw, patuloy na ipinagdiriwang ang tradisyonal na kaganapan bilang pagkilala sa relihiyong Katolika. Lighthouse. Ang mga karagatang nakapaikot sa Masbate ay nagsisilbing sea highway ng mga pangdagat na sasakyan mula pa noong pre-Spanish era hanggang sa kasalukuyan. Ang Hintutuloy Strait ay daanan ng mga barko na bumabiyahe mula Manila patungong Kabisayaan at Mindanao. Kahit pa noong Spanish era, ito ay may ruta na. Kaya naman nabiyayaan ito ng isang napakagandang lighthouse o parula na gawang Kastila. Maging noong World War II ay ginamit din itong sea route ng mga Hapon. Katunayan, dalawang barkong pandigma ng mga Hapon ang lumubog sa dakong ito. Ang lighthouse na ito ay gumagabay sa mga barkong Kastila noong Galleon era. Ang pantala ng San Jacinto ang naging sentro ng pagpapalitan ng mga produkto noong panahon ng mga Espanyol. Dahil na rin sa mas mabilis at mas pagaan ang palitan dito kumpara sa ibang pantalan na nakapaligid dito. Lingid sa ating kaalaman noong panahon ng kolonya, ang bawat kaganapan sa Europa kung saan nandoon ang kabisera ng imperyo ng Espanya na dati ay ating kolonyalista ay direktang naapektuhan nito ang mga teritoryo nitong nasasakupan kasama na nga dito ang Pilipinas. Isa na nga dito yung tinatawag na 8 Years War, ang digmaan sa pagitan ng Spanish Empire at Dutch Republic na naganap una sa Europa hanggang sa Pilipinas. Bago ang tinaguri ang 8 taong digmaan, ang Dutch ay dating nasa ilalim ng Espanya at noong nagkaroon ng revolusyon o pag-aaklas, tinalo nito ang Espanya at itinatag ang bagong republika na tinawag na Dutch Republic.